Noong July 8, 2020, nag-build ako ng PC for my sister para sa kanyang work from home dahil nung time na yon ay nag-transition na yung working environment namin from office to home. So, kailangan niya ng PC and dinocument ko yung process na yon and in-upload ko sa YouTube. Gusto lang humingi ng tawad sa mga nanonood at nainis dahil dun sa bad audio ko. And for today's video, pag-uusapan natin kung ano yung feedback niya and kung ano pa yung mga recommendations ko if you are planning to build your 5,000 PC build today. Ngayong malapit na ang Kapaskuhan and if you're planning to use your aguinaldo para mag-build ng PC, I hope na makatulong ako for your decision process and maibigay ko yung mas tipid tips pa para mas maging sulit yung pag-build niya ng PC. Ito yung feedback. Ayon sa kanya, nagagamit niya ng maayos yung computer na binuo ko sa kanya. Wala siyang naging issue. Never ko siyang binuksan ulit para may baguhin or ayusin. Lahat ng parts na nabili ko ay gumagana, up to date. And wala akong problema sa lahat ng mga parts. Wala pa rin ako nare-replace or pinapalitan. This is case-to-case basis, so pwedeng mangyari sa inyo na yung nabili nyo na second-hand parts ay maayos at magagamit nyo pang matagalan. Pwede rin naman na may mabili kayo na defective on the first or second month pa lang ng paggamit nyo. Gusto ko lang din i-add na lahat ng PC parts na nabili ko except sa SSD ay walang warranty. So once na masira ito, kailangan na agad siyang palitan. Hindi ko na siya madi-dispute pa dun sa seller. Pag-usapan naman natin yung PC parts na ginamit ko. So ulitin ko lang yung video na panood nyo. Pero tignan natin kung available pa ba siya ngayon or hindi na kasi sobrang tagal ko na to nung nabili sa seller. May chance na hindi na available yung mga items na nilagay ko doon. So pwede ko mag-recommend ng iba pang store or iba pang items na pwede nyo mabili. For the motherboard, gumamit ako ng ASRock N68CGSFX. So support nito is FX41XX only. So DDR3 yung RAM na pwede nating gamitin. Nabili ko siya sa halagang 850 pesos sa Crystal 3 na shop. And if you're planning to buy this kind of motherboard, hindi na siya available dun sa shop. And sa ibang store naman, sobrang mahal na siya. So hindi na advisable na bumili kayo ng same motherboard as yung binili ko. Dito naman tayo sa CPU. Ang binili ko ay yung AMD Athlon 2 3 GHz AM3 Plus dual core CPU processor. So second hand lang to na nabili ko siya sa halagang 250 pesos. Yes, 250 pesos for a processor, pero kung tatanungin niyo ako kung sulit pa ba siya this 2020, sasagot ko hindi kasi mas mabuti na quad core na yung bilhin niyo kaysa dual core kasi sobrang bottleneck na siya if you are planning to use it on any apps. If tatanungin niyo ako paano hindi nagkaroon yung sister ko ng problem using a dual core this 2020 is she's using Citrix, a web-based application. So ang kailangan lang naman niya is mostly RAM. But if you are using a native app sa inyong browser, even running Windows 10, masyadong mabagal na siya. So I'm not recommending dual core. So kung isipin niyo, paano yan? Wala na kayong store na mabibili ng items na sinabi ko sa video na to. Pwede kayong bumili ng mga bundled items. Sobrang mura lang niya. Same seller lang yung pagkakalingan ng motherboard and CPU niyo. If ever na magkaroon ng problema and mag-issue sila ng warranty, madali niyo may babalik yung items na yun. But I cannot guarantee the quality of the item because second hand na nga siya. At least, diba? At least nakatipid kayo sa shipping fee kasi bundled item, isang shipping fee na lang yung babayaran niyo. Dito tayo sa storage, ang na-recommend ko sa inyong gumamit kayo ng SSD at ang nabili ko yung Kingston sa Shopee na nakakalaga ng 1,220 pesos for 120GB. If hindi nyo naman kailangan ng malaking storage, okay lang na bumili kayo ng 120 na SSD, then bumili na lang kayo ng hard drive na 1TB for your games. Kasi yung 120GB is sobrang konti niya para paglagay nyo ng mga games. And yes, available yung Kingston sa shop na nabilan ko. Lagay ko na lang yung link sa baba if you are planning to buy one. And kung namamahalan kayo sa 1,200 for a storage device and you're planning to add HDD, mayroon akong recommend sa inyo na SSD na much cheaper. Nakakalaga lang siya ng almost 900. Pero yung brand is hindi sikat. Kayo nang bahala or mag-risk kung gusto nyo siyang bilhin. Link on the description below.
If nagustuhan nyo yung mga ganitong kind ng videos like chip, tech, PC, build, huwag nyo kalimutan mag-sub para sipagin naman ako mag-upload. Pusin naman tayo sa graphics card, and if you're planning to add or buy one, marami dyan na mura lang pero walang silver. Like yung nabili ko, akala ko it really affects my gaming performance, pero nung nag-try ako na mag-Dota or mag-Left 4 Dead, napapagana naman niya pero hindi siya nakakatulong. So mas maganda na mas bumili kayo ng mas mataas na video card. Available pa naman yung nabili kong graphics card sa ganung price din. Pero if you have extra cash and gusto niyo na mas may silver yung graphics card niyo, except sa additional video card input, pwede kayong bumili ng 1 gig sa halagang 988 pesos. So nandiyan na yung shop and yung description sa baba. Kung narinig nyo yung boses ko na disappointed ako sa nabili kong CPU case kasi na-scam ako na wala siyang kasamang power supply. Marami dyan na case with power supply na nakakalaga ng 1,000 pesos. Nabili ko siya and okay naman siya. So tandaan nyo yung mga kasama nito na power supply medyo negative kasi sobrang ninipis ng wirings and nakakatakot kasi baka biglang sumapog. Pero yung nabili ko, hindi pa naman. So guys, yung mga nabilan ko kasi minsan sold out na sila, so nagbibigay na lang ako ng ibang shop na same price. Pero hindi ko mag-guaranteed sa inyo yung quality noon, kaya huwag nyo akong sisihin if ever na nabili ko yung defective. I-report nyo lang sila sa Shopee or sa Lazada. And maybe this video can help para maisip kung okay ba talagang bumili ng second hand or hindi. Pero if kayo na talaga yung magde-design na bumili, lagi kayong maging diligent kayo sa pag-check ng store kung maayos yung feedback ng mga taong bumibili dun sa store na yun. Next naman for the RAM, sobrang mura nitong nabili ko and sa halagang 1,000 pesos lang meron na akong 8GB, which is good for AMD. DDR3 sakop niya lahat ng mga pangailangan ng desktop na binibuild ko. So if nakita ko yung pinagbilan ko or yung seller, lagay ko na sa description. And note lang, galing tong China, so sobrang tagal nito bago ma-deliver sa akin. Pagdating sa monitor, na-scam ako dito kasi hindi tama yung binigay nila sa akin na monitor sa description. So I think yung mga second hand shop, marami silang unsorted na mga items, kaya kung ano na lang yung same size. For example, bumili ako ng 19 inch na HP monitor, tapos ang dumating sa akin is 19 inch na Lenovo monitor. Sobrang hassle magbalik ng item, especially kapag sobrang lalaki. Sagot ko pa yung shipping fee pabalik, kaya pinabayaan ko na lang. Ang kaya ko na lang gawin is i-rate sila ng 1 star. And hindi naman ginamit ng sister ko yung nabili kong monitor para sa kanya kasi masyadong maliit. Pero if you are planning to buy one, wala na akong makita na same price na 1,200 for 19 inch. Ito na yung pinakamurang nakita ko, 1,900. Sobrang mahal na siya, so mas mabuting bumili na kanya ng brand new. Bumili ako ng AVR pero hindi niya ginamit, so nasayang lang yung 250 pesos ko. And kailangan niyo rin bumili ng fan, tatlo. And kailangan niyo ng SATA cable kasi yung mga cases or yung motherboard na second hand, wala na silang mga accessories pang kasama. Kailangan niyo rin bumili ng wifi dongle pero mura lang naman siya sa halagang 100 pesos. Maraming mouse and keyboard combo sa Shopee na nagkakahalaga lang ng 300 pesos or less. Pero hindi ko ito i-recommend kasi ang dali niyang masira. Mas makakatipid kayo kung bibili kayo ng mas mahal pero mas matagal niyong magagamit, like Logitech, A4 Tech, or Rappo. Thank you guys sa panonood. Next video ko, gusto kong i-review yung mga pre-built na surplus units na nakikita mo sa Shopee. Nagkakahalaga siya ng from 2,000 to 5,000 pesos. At kung may budget ako, try kong bumili para maipakita ko rin sa inyo. Yan lang. Thanks for watching. Bye!